Yes. 31 na po ako. May pabango. Pabango ng lalaki. Paako na lang hindi pa lumalaki. Kasi ako online shopping. Pakat ko na kaya internet ko. Rise and shine, guys. Welcome back to my channel. If you're new here, my name is Kim. And for today, I would like to share with you guys my birthday haul. So, I have recently celebrated my 31st birthday last July 30. Yes. 31 na po ako. And today, I will be showing you kung ano yung mga items na binili ko para sa sarili ko. Just a disclaimer, this video is not intended to brag, but just to share with you kung ano yung mga bagay na interesado ko, mga kinababaliwan ko, ano mga pinag-shopping-shopping ko and all. So, just in case, baka naman parehas tayo ng interest or pinag-iisipan yung bumili ng mga ganito, just feel free to ask me anything. Okay, so let's start. Yan, so the first item that I will be sharing with you are candles. Oh, diba? Simpleng-simple lang ang kaligayahan ko. Kandila. Mula sa Bath and Body Works. Yan. So, bumili ako ng apat. Yung isa, ayun na siya. Ito na siya. So, nabili ko to on a sale. So, I got the almond, crisp morning air, pomegranate, tsaka cactus blossom. Ito yung naka-light ngayon. I got it on sale. Nag 39 dirhams siya. Kapag umorder ka online, meron pang additional 10% discount. So far, sa kanila, ito ang pinaka- favorite ko. Crisp morning air. Yan. Kasi mabango siya. May pabango. Alam mo yun? Pabango ng lalaki. Charot. Kaya ko siya favorite. Yan. So, yung second item ko is ching! Crocs na shoes. So, nagpunta kami ng Crocs kasi sale. Siyempre. Lagi lang tayo pupunta pag sale. And ang initial ko talagang balak was to buy yung pang work shoes. Yung closed na clogs. So, I'll give you an idea kung ano itsura nun. Kasi yun yung kailangan ko para sa operating theater. Kaso, yung closed na clogs, yung walang butas-butas, ay hindi sale. So, hindi ako bumili. Sabi ko, saka na ako bibili pag nag-sale na since may nagagamit pa naman ako. Yan. So, ano ko ano nabili ko. Siyempre, kaartehan na naman. Yan, wedge style. Maliit kasi ako. 5 feet lang ako. Okay, fine. 5 feet. Tanggap ko na yun. Gusto ko ng wedge or ng any heels para naman medyo tumangkad-tangkad ako. Pero at the same time, habol ko din yung comfort. So, nung tinry ko to, as in super duper comfortable niya, kaya binili ko na rin. Third item ko is... Yes, from Level Shoes kasi nag-sale din sila. Ano lang to, slippers lang. And actually, nung pinakita ko sa mga ka-flat ko, mixed emotion sila. Pero parang feeling ko ayaw nila. Parang ako lang yung natuwa sa kanya. So, bumili lang ako ng slides. Git naman, di ba? Kasi sabi nila pangit. Okay na sana yung MK na white na to eh. Kaso, ano mo to? Kakainis. Parang okay naman siya sa akin. Pero at the same time, parang hindi. Pero, eto. Ano sa tingin nyo? What do you think? Parang kasing maganda siya pang ano lang, magpapapedicure ka. Yung mga ganong tipo ba? Yung hindi na kailangan pag-isipan kung anong klaseng shoes. Very comfy. At saka, cute. Yun lang. Cute siya, di ba? Umuo kayo. Cute siya. So, next one is... Tining! Converse na... Com de Garcon. Hindi ko alam kung tama yung basa ko. Com de Garcon. Com de Garcon. Tining! Ayan siya. Yung madaming heart. Actually, yung gustong-gusto kong bilhin is yung parang... Ito kasi medyo beige siya. Pero yung gusto ko sana is yung
puting-puti. Kasi mahilig talaga ako sa mga white shoes eh. Alam ng mga friends ko yan. So, gusto ko sana yung plain white lang. Tapos, parang may naka-peak lang na heart. Pakita ko sa inyo yung picture here. So, yun talaga yung originally na gusto ko. Kaso, wala yung size ko. Until, nakita ko yung post ni Hazel King, one of my favorite vloggers. So, ipopost ko dito. Nalagay ko dito yung picture niya na parang sabi ko, oh, shucks, it's a sign. Sabi ko, kailangan ko na siyang bilhin. Although, I have to tell you, kasi first ever Converse ko to na shoes. Pero, medyo natitigasan ako dito. Hindi ko pa siya nagamit, pero nung sinukat ko, medyo natitigasan ako. Siguro, medyo katagalan, magiging okay na rin siya. Cute, diba? Umuulit kayo. Kung mapapansin niyo, puro shoes yung mga binili ko. Kasi sa panahong to, pa ako na lang ang hindi pa lumalaki. Huwag ka nga kayo, alam ko nakaka-relate kayo. Anyway, ayan siya, super duper dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos mayroon din dito. 7, 8, 9. Yeah. So, saan ko ba ito binili? Sa online lang din, forward. Pero kasi ako online shopping. Diba? Pakat ko na kaya internet ko. Ayan, so yung next item na nakakabit na sa akin. Ito ang another gift ko sa sarili ko. Ang aking piercing from Maria Tash. Yan, di ba ang cute niya? So, nagpa-pierce kami noong 31. So, kinabukasan ng birthday ko, pa-pierce kami sa Dubai Mall and I will try to link it here. Click nyo lang kung gusto nyo makita yung experience ko during the piercing sa Maria Tash. So, yung next item na isi-share ko sa inyo is a gift from my two closest friends here in Dubai, Ate Diane and Ate Sarah. So, ito, pinigay nila sa akin. UV sanitizer disinfection box. Ever since na nakuha ko siya, ginagamit ko siya talaga everyday. Usually, ang mga ini-sterilize ko is yung aking cellphone, earphones, panali ng buhok, at saka yung aking key holder. Kasi yun talaga yung mga bagay na nakalabas sa akin. So, ganito yung itsura niya. Yan. Tapos may nakasulat dyan, fast charge. Kasi this is also a charger. Yung wireless charger. So, pag pinatong mo yung phone mo dyan, magcha-charge na siya. Yan. Tapos pag binuksan mo, ganito. Tapos itong slot na to, pwede daw yan lagyan ng perfume oil para bumango yung gamit. But so far, hindi ko pa naman siya na-try gamitin. Down to our last item, it is ang aking most precious from luxury closet. So, alam nyo na, it's a bag. Yan. So, it is from Balenciaga. So, nabili ko from luxury closet again online. Kaya alam nyo, nakakatakot talaga mag-online ngayon eh. Nabibili. But anyway, ito talaga, pinag-isipan ko. Kasi gusto ko ng bagong luxury handbag. Kasi parang I'm trying to build my handbag collection. Tapos sabi ko, gusto ko ng handbag. Kaso parang out of budget kung bibili ako ng brand new. Tsaka kung bibiling ko talaga yung mga ultimate na brands na gusto ko. Tagal ko rin pinag-isipan to. Siguro mga 3 weeks ko din siguro pinag-isipan to. Kasama ko si Ate Amy nung binili ko to. No, naka-duty kami on a weekend kasi wala kaming kaso. Yan. So, finally binili ko siya. And surprisingly, that same day, pagka-uwi ko sa bahay, siguro nakaligo lang ako. Wala pang isang oras, dumating na siya. Ganun sila ka-excited. This is a Balenciaga mini city bag. Ayan. So, hindi ko alam. Basta color brown, gold hardware. And ayan. Alam nyo, sa totoo lang, parang bago pa siya. It's really in a good condition. Pag inamoy mo, amoy
May leather na maganda. Alam mo yun? Tapos, ayaw din nila to ng mga flatmate ko kasi daw, naiirita sila dyan. Diba? Ang cute. Yan. So, syempre, it comes with a strap. And honestly, nung dumating siya, syempre, in-inspect ko agad kung ano ba talaga yung mga sira niya and all. So far, the only thing na nakita ko sa kanya is ito. Ayun na, parang medyo nangalawang na itong part na to. Yan. As in, super duper okay pa siya. Cute naman, di ba? Umuulit kayo. Huwag kayo. Okay, so that's it, guys. Those were my birthday hauls for my 31st birthday. Yeah, so thank you so much, guys, for watching. I hope you enjoyed. And please don't forget to like, subscribe, and ring the notification bell para ma-notify kayo every time I have new videos. Thank you so much. Bye!